Sa kabila ng pagbaba ng average daily cases mula nang mag-roll out ng mga bakuna sa ilang bansa, napakababa pa rin ng popularidad ng bakuna kontra COVID-19 sa mga Pilipino. Ayon nga sa survey ng grupong OCTA Research, 19% lang ng mga Pilipino ang gustong magpabakuna habang yung mga ayaw, 46%. Ang report na yan, una rito sa 24 sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Habang inaabangan ang vaccine rollout kontra COVID-19, nananatiling bababa ang kumpiyansa ng mga Pilipino sa bakuna. Ayon sa tugon ng masa nationwide survey ng OCTA Research na ginawa mula January 26 hanggang February 1, 19% lang ng adult Filipinos ang gustong magpaturok ng COVID vaccine. Ang nakararaming 46% ayaw magpabakuna kahit pa merong ligtas at mabisang bakunang available. 35% naman ang undecided o wala pang desisyon. Lumabas din sa survey na mahigit kalahati o 58% ng adult Filipinos ang walang tiwala sa bakuna mula sa China. Ayon sa OCTA Research, magiging hamon ito sa inaabangang vaccine rollout. Ang bakunang Sinovac ng China pa naman ang posibleng maunang gamitin dito. It's going to complicate yung deployment ng vaccine natin. When people, number one, don't want to get vaccinated because they're unsure if the vaccines are safe. And second, that they don't trust vaccines coming from China. 1,200 na Pilipinong edad 18 pataas ang tinanong sa survey. Sa Balance, Luzon at Visayas, pinakamaraming nagsabing ayaw nilang magpabakuna. Malapit na kasunod naman ang NCR at Mindanao. Sabi ng OCTA Research, ang mababang tiwala sa bakuna kailangan tapatan ng malawakang information campaign para mapaliwanagan ang mga Pilipino sa kaligtasan nito. Of those who don't want to be vaccinated, ang primary reason nila ay hindi sila sigurado kung ligtas yung bakuna. So yun ang mga kailangan na tugunan ng education campaign ng ating Department of Health. Mula nang magsimula ang vaccine rollout sa UK noong Disyembre na sinundan ng ibang mga bansa, bumaba na rin ang average daily cases ng COVID-19 sa buong mundo noong Enero. At nitong Pebrero, mas mababa na yan ng mahigit 36%. Sa datos ng Our World in Data ng Oxford University, umabot na sa mahigit 212 million doses ng bakuna ang naiturok na sa buong mundo. Pinakamarami sa Amerika, na sinundan ng China, United Kingdom, India at Israel. Sa mga bansang ito, kapuna-puna ang pagbaba ng average daily cases. Hindi naman nababahala si Health Secretary Francisco Duque sa resulta ng survey ng OCTA Research. Tiwala raw siyang makukumbinsi rin ang mga ayaw at undecided. 35% undecided. So malaking porsyento pa rin iyan na kapag nakita nila na may naunang magpabakuna at okay naman, madali naman magbabago yung 35% undecided at kampante naman ako magpapabakuna rin yan. Palalawakin pa raw ng DOH ang information campaign para ipaliwanag na kung pasado sa Food and Drugs Administration at Pinoy vaccine experts ang bakuna, ligtas itong gamitin. So far ngayon, parang 2 to 5 adverse events per 1 million case. Ang ibig sabihin niyan, ang incidence rate as a 0.0005%. So ang baba-baba, yan ang isa sa mga atin bibigyan din sa atin na kampanya na maniwala sa kaligtasan at ng bakunang. Ayon sa OCTA Research, para walang masayang sa inorder na bakuna ng gobyerno, dapat talaga na mahikayat ang mga Pilipino na magpabakuna. Lalo pat hinahabol natin yung tinatawag na herd immunity para sa proteksyon ng lahat. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.